Okay, going back to the discussion, guys. Actually, ang mapagmatsyag ay nakaukit sa mga tsapa ng ating mga security guard. In other words, isa ito sa mga tatlong katangian na sumisimbolo sa buhay gwardya o sa profesyon ng pagkagwardya. Now, ano nga ba ang katuturan at kahalagaan ng katangian ito sa ating profesyon? Ang mapagmatsyag, guys, ay ito ang kamalayan at pagkaalerto ng isang security guard sa lahat ng pagkakataon at oras sa kanyang pwesto upang maisagawa ang apat na layunin. No, ito ay actually base sa ating eksperyensya, no? Una, upang maipatupad ng mahusay ang mga patakaran at batas na ipinagkaloob sa kanya ng kumpanyang kanyang binabantayan. Pangalawa, upang mapangalagahan ang buhay at ari-arian ng nasabing kumpanya. Pangatlo, upang ma-anticipate o mahadlangan ang mga posibleng aksidente o insidente na maaring mangyari sa loob ng kanyang pwesto. At ang panghuli ay upang maipatupad sa loob ng kumpanya ang mga batas na umiiral sa Pilipinas. So, actually, ganun kalawak ang scope ng katangiang ito. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa atin, sa mga ating nagdaang turo, na ang challenging time sa buhay ng isang gwardiya ay kung kailan nagsimula ang kanyang duty at kailan ito matatapos. Kasi hindi nga naman pwedeng malingat ang isang gwardiya sa isang pwesto dahil yun ang mga tinatimingan na pagkakataon, no, ng mga violator at mga kawatan o ano pa man dyan na kalaban ng isang security guard. Okay? So now, guys, bigyan natin ng paliwanag ang kamalayan at pagka-alerto bilang keywords sa ating paksa. Okay? Pag sinabi natin kamalayan sa wikang English, guys, ito ay ang awareness na sinasabi. No? And for us to become aware doon sa pwesto ay kailangan natin mahusay na maisagawa ang ODI. No, ano ba yung ODI? Ito yung tinatawag natin na observation, description, and identification. Observation using your 5 senses, no? Description basing on the characteristics, no? And after observing and describing, no, yung mga bagay, mga tao, mga lugar at mga pangyayari, kasi itong apat lang naman yung lagi nating binabantayan sa ating pwesto, no? Pagkatapos natin magawa yung observation and description process, and that's the time na ma-identify natin sila, no? Kaya nga naman, I beg to disagree doon sa old saying na sinasabing to see is to believe, no? Because of this process, namulat ako, no, na it should not be. Dapat to know is to believe. Bakit? Lahat tayo naniniwala na nung tayo ay ipinanganak, bagamat hindi naman natin ito nakita. So, yung to see is to believe, hindi dumaan sa process ng ODI. So, yun nga, sinasabi natin, no, na to know is to believe. Okay? So, yun nga, kailangan yung processing ito para ma-identify natin yung apat na sinasabi natin. Okay?